Bakit ka ba nagre-reklamo, Connie? Di ba pinapasweldo naman kita? Sinusweldohan nyo nga ako, ma'am. Pero nag-aalal lang po kasi ako eh. Baka madamay po ako sa gulong kinasasampatan nyo. Connie, di ba sinabi ko naman na sa'yo? Ginagawan ko na nga ng paraan. Okay? Huwag ka nang mag-alala. Lalayo tayo. Gagawin natin yung pinaplano natin na mag-a-abroad tayo. Para hindi na tayo matuntun ng mga pulis. Pero paano po natin gagawin yun, ma'am? Baka maharang po tayo sa airport. Dahil wanted na kayo. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na dadaan tayo sa airport? Ha? May nakausap na akong travel agency. Okay? May kakilala ko doon. Tutulong siya sa atin para sa ticket at saka sa mga ID natin. Ngayon ang gagawin natin mamayang hapon. Sasakay tayo ng barko papuntang Zamboanga. Tapos lalabas tayo ng bansa through a backdoor exit. Karating natin ng Malaysia, doon tayo sasakay ng eroplano papuntang, ewan ko, Hong Kong or Singapore. Doon tayo magtatago. Magpapalamig muna ako doon ng ilang buwan. Pagtapos, kapag nabuo ko na ulit yung susunod kong plano, babalik ako dito. Gagantihan ko si Jordan at si Christy dahil kung hindi sa akin mapupunta ang asawa ko, sisiguraduhin ko na hindi rin silang dalawa magkakatulungan. Gagawin kong miserable ang buhay nila. Hello? Miss Ana, good news po. May nag-gather na akong impormasyon kung saan posibleng nagtatago si Shaira Manansala. Saan? Na-access ko po ang records ng kasambahay ni Shaira Manansala sa Manpower Agency. Isasend ko po sa inyo ang address ni Connie Barrientos sa May San Pascual. Sa pakisabi na lang po kay Leon na nauna na ako. May importante po kasi akong pupuntahan. Bakit hindi ka na lang sumabay sa aming mananghalian? Bababa na yun si Leon. Tinutulungan lang ni Kwagong magbihis. Antayin mo na. Sa hindi na po. Urgent po yung pupuntahan ko. Ah, ganun ba? Sige. Nak, as much as I wanna stay, kailangan ko umalis. Panahon na. Para pagbayaran niya yung kasalanan niya sa'yo. Ano pong balak niyong gawin? Sisiguraduhin ko hindi na makakatakas yung babae niya. At wawasakin ko yung kasamaan niya. Hello? Hello, narinig mo ba ako? Ayan, isend mo na lang sa akin yung image file ng ticket. Paalis na kami in 15 minutes. Oo, doon na tayo sa pier magkita, ha? Para mabayaran kita. Sige, bye-bye. Going somewhere. Kala mo siguro makakatakas ka, no? Wes, nagkakamali ka, Shaira. The only way you're leaving here is in a body bag kasi papatayin kita. Hana, kumalma ka. Pag-usapan na lang natin to ng mahinahon. Hindi natin kailangan maging violente. Napapatawa ka ba? Ano tawag mo sa ginawa mo sa akin? O sa anak ko? O kay Leon? Ano tawag mo doon? Oo, sige, marami akong kasalanan. Pero that doesn't give you the right para patayin ako. Why not? Wala kang kasing sama, Shaira, pati pamangkin mo at kapatid mo sinubukan mong patayin! Hana, alam mo, sa totoo lang, ayoko rin naman sagasaan si Billy. Kasi wala na akong magawa. Magsusumbong na siya kay Christy noong mga panahong yon. At saka yung kay Leon, hindi ko naman kasalanan kung nagpapakabayani siya para kay Jordan eh. So wala ka talagang katitin na pagsisisi sa katawan mo? Proud ka pa sa ginawa mo? Alam mo, dapat sa katulad mo mamatay na kasi dami mo lang sininang buhay! Shaira!
Jordan, inumin mo na to, ha? Anti-swelling yan. Pag may naramdaman ka pang kirot sa ilay mo, sabihin mo lang sa akin, bigyan din kita ng pain reliever. Thank you, ha? Pero kamusta pakiramdaman mo? Magandang hapon po. Oh, sir! At alikaw, tuloy kayo. Salamat, ha. Ano, what can we do for you? Naparito po kami para magbigay ng update kay Mr. Manansala. Tungkol po ito sa isinagawa namin paghahanap kay Mrs. Shaira Manansala at sa anak nitong si Jordan Jr. Bakit? Nahanap niyo na ba? Tukuyin na po namin. Nakatanggap po kami ng report mula sa aming informant na kasalukuyan po nagtatago si Mrs. Manansala sa isang bahay po sa San Pascual. Nakipag-coordinate na po kami sa mga lokal na pulis doon. Nagpadala na rin ako ng mga tauhan ko para sa gagawing search and rescue operation. Kung ganun, sasama ako sa inyo. Jordan, ano ka ba? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka pwedeng sumama sa kondisyon mo. Baka mamaya lumala ang pilay mo. Taba si Christy, Jordan. Baka imbis na makatulong ka, ikaw ang mapahamak. Pero ma, ayaw ko naman tumunga nga lang dito. Nangako sa kapatid ko na bago siya mamatay, na alagaan ko at poprotektahan ko yung pamangkin ko. Pero Jordan, huwag ka nang magbumilit. Hindi ko hahayaan na ikaw naman ngayon ang mapahamak. Ako na ang sasama sa mga pulis. Christy! Jordan! Please, magtiwala ka na sa akin. Gagawin ko ang lahat. Masigurado ko lang nagligtas si Jordan Jr. Okay. Ma, mag-iingat ka, ha? Hanggang po ako ngayon. Dala ko naman po ang cellphone ko, kaya mag-text na lang kayo at tumawag kung may kailangan din kayo at makikibalita rin po ako agad. Christy, mag-iingat ka. Yes. Sir, alagaan niyo ang anak ko. Amin na pong bahala. Men, let's go! Saan po tayo? Sa San Pascual, Manda? Dito po. Kausa, ginawa ko na ho ang lahat para suyuhin si Christy, pero huli na ho talaga, hindi na niya ako mapapatawan. Leon, kakampi mo ako sa maraming bagay, alam mo yan. Pero sa pagkakataong ito, ikinalulungkot ko. Hindi kita maaring panigan. Alam ko kung saan nanggagaling si Christy. Ilang beses ka nang nagkaroon ng pagkakataon, ituwid ang mga pagkakamali mo sa kanya, pero hindi mo ginawa. Ilang beses sakit ang pinagsabihan, hindi mo naman ako pinakikinggan. Kausa, alam ko naman ho na kasalanan ko na lumayo sa akin si Christy. Okay, lumayo na siya. Ano nang gagawin ko sa buhay kung ngayon wala na yung babaeng mahal ko? Alam kong masakit, pero kailangan mong magpakatatag para sa mga anak mo. Carleon, kausa! Oh. Si Billy! Ano nangyari? Iyak nang iyak eh. Parang siyang takot na takot. Hindi ko alam kung bakit. Ha? Tama ko. Lalo, sige na. Ayoko na, parang baba ko. Ayoko na. Bakit? Anak! Ano masakit sa'yo? Anak! Sabihin mo sa amin kung anong problema para matulungan ka namin! Si Mama nasa pangatip si Mama. Ano na sa pangalan? Ano na sa pangalan? Alam mo naman din ako nasa pangalan mo, Mama mo, oy! Ano sabihin mo? Billy! Billy, nandito kami. Sabihin mo, Billy! Sabi niya, gagawin daw siya kay Shaira. Gagawin siya kay Shaira. Tubig! Kago. Asan ang tubig? Kago, tubig! Kumuha ka ng tubig! Binasan niya! Wala, ring lang ng ring eh. Hindi siya sumasagot. Aray,
Saan kaya nagpunta yung babaeng yun? Ano kaya binabalak niya? Naiusap ako, ma'am. Paano po si nanay? Ah, anak. Wala bang sinabi si mama mo? Wala ka bang naaalala na pwede magturo sa atin kung nasaan siya? Pakiusap naman, alalahanin mo. Galion, kung may alam si Ma'am Hannah tungkol sa location ni Shaira, ba't di niya sinabi sa atin? Yun din ang iniisip ko. Alam naman ni Hannah na gusto rin nating matuntun si Shaira. Pwede na lang kung tinago sa atin ni Hannah kung nasaan si Shaira. Dahil gusto niyang ilagay sa kamay niya ang batas. Shaira! Shaira, kahit saan ka magtago! Hahantingin kita! Papatayin kita! Para wala ka naman biktima! Huwag ka matakot, Shaira. Ilang beses na tayo nabihago, nalalampasan natin. I'm sure maralampadhan din natin to. Masama. Shaira ang gumawa sa'yo nito? Masama. Parang ibig. Kanina pa ako tawag, nagtawag, hindi ka sumasagot. Alalang-alala yung mga tao sa'yo dito. Ana, saan ka ba nagpunta? Saan ka nagaling? Hoy, kinakausap kita, Ana. Nililigtas ka na. Wala na ulit makakapanukit sa'yo. Ana, sagutin mo yung tanong ko. Saan ka galing? Ana! Leon, may inaasikaso ako kanina, kaya hindi ko nasagot yung tawag mo. Leon! Oo. Panorin mo to. Ano yan? Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga pulis kay Shaira Manansala na wanted sa patong-patong na kasong serious illegal detention at frustrated homicide matapos itong masangkot sa pagkakabaril kay Leon Lozano, ang dating pinuno ng Kalasag. Hinihinalang tinangkang tumakas ni Lozano sa pamamagitan ng pagsakay sa isang motorboat. Pero ayon sa report, sumabog ang motorboat o ang bangka sa gitna ng dagat at tanging putol na kamay ang nataguan. Walang bangkay na naritrib ang mga pulis at inaalam pa kung kay Shaira Manansala ang natagpuang putol na kamay. Ritz Villasenor, nag-uulan. Si Shaira kaya talaga yung sakay ng bangkang yun? Sandali, kausap, parang may mali eh. Hindi naman binanggit kung bakit sumabog yung bangka. Hindi naman basta-basta sumasabog ang isang bangka. Paano kung... Pero imposibleng may makaligtas sa pagsabog na yun eh.
Posible kayang patay na si Shaira?